tulad lang ng araan. Sorry ah. Ano, okay. Hindi ko makontrol yung sarili ko eh. Asa, ano, nasa Tapsilugan ako ngayon. Sorry. Sa Tapsilugan ako ngayon, ngayon, may nag-send sa akin na nag-upload si John Gutierrez ng video. Nag-upload siya ng video ngayon patungkol sa nilabas kong video ng katotohanan sa mga nangyaring batuhan. Name drop ako. Sige lang, tulad nung nakaraan, tulad nung dalawang live video ko, nag-aantay lang po ako, pinapataas ko lang para isahan na lang ng salita. Antay ko lang kasi kahit 10 at mag 10 ulitin ko itong video na to dahil sa nag-upload ng video si John, sana nanonood ka. Kasi nakakapanghina eh. So ayun guys, nandito ako ngayon sa Tapsilugan, sa Antipolo. Ako pa naman, kapag may nag-live, may pitik na agad ako. Talaga nagla-live na rin ako, walang script-script, hindi ko ginagawang video. Kasi wala akong kahit na anong para practicein, kung ano yung iisipin ko, wala, dire-diretso. May makita ako ngayon, may mapanood ako ngayon, pipitik ako, magla-live ako, sasabihin ko. Ang dali lang putang ina, tumugtog pa yung radyo. Sandali. Lang ha, kinakalma ko lang para makapagsalta ako. Hindi ako makaani. So ganito, nag-live ka, John, sana nanonood ka. Nag-live ka, ay nag-video ka, nag-upload ka ng video patungkol sa mga may mali akong nasabi o may hindi ako nakwento ng buo doon sa unang live ko na ang pangalan niya katotohanan. Tapos habang ayun lang ang ginagawa mo, isang beses ko lang pinano eh. Hindi ko nakikita yung mukha mo, pinakinggan ko lang agad lang sa phone. So ang narinig ko lang yung mga bagay na sinasabi mo na hindi ko sinabi, hindi ko kinlaro. Ang pinupunto mo lang is gusto mong sabihin na gusto mong mangyari na sorry, wait lang. Sobrang nanginginig ako kanina pa eh. Habang nakikinig ako, lang gigigil ako. Oh, so eto na. Sabi mo, nung time na nasa oble tayo, sinong matinong babae ang gagawa nun na makikipag-inuman ka sa mga hindi mo nga kilala? May sinabi ba akong matino akong babae? Wala akong sinabi na matino akong babae. Sinabi ko nga doon eh, kasi putang ina ka, tony ka, tanga-tanga ka, malandi ka, naglalandi-landi ka. Naglandi ako, inaamin ko. Ewan ko kung bakit simula nung nag-live ako at nagsabi ako ng totoo, ng storya na tatatandaan ko. Putang ina, wala kayo ibang sinabi sa akin kundi nagmamalinis ka. Kinuwento ko na nga na ang landi-landi ko, di ba? Kinuwento ko. Sinabi ko yun, di ba? Lasing ako. Wala akong sinabi, nag-pass out ako. Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, ang naaalala ko, langu ako nun sa alak. Di ba? Pinapashot mo ako nun eh. Tangina naman, John! Tapos, pinapashot niyo ako nun, ako naman, sige, di ba, si ganyan? Oo naman, aaminin ko naman. May gusto ko sa'yo nun, kaya nga tayo nag-snapchat na ganyan nung wala akong alam na may jowa ka pa eh. Diba? Kasi nagkagusto ko sa'yo, kasi ayaw ko kayo naman doon sa picture, ganyan. Ang kulit mo mag-reply, natutuwa ako. Kasi stress din ako nun sa buhay. Nagkagusto ko sa'yo nun, may gusto ko. So eto na, diba, lapit ka nang lapit sa akin sa obli. Tapos, ang sabi ko, nalango ako, hindi ko matandaan, basta alam ko tawa tayo ng tawa, tapos nagising na ako. Na sinabi ko sa'yo na hinahawakan mo yung ano ko. Kahit naman siguro sinong babae, kapag nalasing ka,
tang ina nakatulog ka, sige, oo. Pero kahit naman sana si, kahit naman, kahit sinong babae, pag hinawakan yung pek-pek mo, putang ina magigising ka. Diba? Putang ina naman, John! Tang ina! Ginawa mo yon! Ginawa mo yon! Pero kaya, hindi ako nag-react, hindi ako nagsalita, kasi kinuwento sa akin ni Jay kung anong nangyari. Hindi ako nagsalita. Kasi mali ko nga eh, pinabayaan ko yung sarili ko, pinabayaan ko yung pagkababae ko. Nagpakalasing ako, nagpakaputa-puta ako sa gilid eh, diba? Wala akong ano, wala akong malay, andali kong malasing. Dalawa pa namang Hennessy, diba? Hindi kayo umiinom. Puro ako, at kinlaro ko yun sa live ko. Hindi ako nag-live para sobrang ilaglag ka na. Nag-live ako kasi gusto ko na magsabi ng totoo na wala na akong baki kung sino nang tamaan. Ang ina, alam mo, nagsasabi ako ng totoo! Alam mo! Nangyari yon. Tapos, yung sinasabi mo na yung sa bakit hindi kita pinakulong, hindi kita pinaganyan. Eh, di ba nga, nag-snapchat na tayo. May gusto ako sa'yo o naglandi ako kasi alam ko kasalanan ko din, pinabaya ako yung sarili ko. Takot ako nun eh. Takot ako na, ano, inantang ako eh, mali ako. Kasi nga, kinabukasan, sabi ko rin sa sarili ko, na, putang ina mo, Tony, hantanga mo eh, naglalandi kay. Di ba sinabi ko yun sa live ko? Walang naniniwala sa'yo, tang ina mo. Hindi, umalis ka dito kung di ka naniniwala. Hindi naman to para may maniwala sa akin. Gusto ko lang sabihin yung side ko. Tapos after nun, sige, may pinakita ka pa sa sausage party. Di ba tumatawa pa ako, susunod, sisirain ko yung damit mo. Ha, gumanon ako kasi kinuwento sa akin ni Jay Cidro. Hindi buo rin yung pagkakakwento niya. Sabi lang niya, ang kulit mo. Grabe, sinisira mo yung ano, yung damit ni John. Inaalagaan ka na namin, nakikipagkalmutan ka. Siya nagkwento sa akin kasi nga wala na ako matandaan. Palakla ko kaya sa inyo, yung dalawang Hennessy. Putang ina nyo, ewan ko na lang baka mas matindi pa sa droga yon. Tapos, sinabi ko yun kasi nakipagkulitan na lang ako. Nakipagano lang kasi aminado ako, mali ako. Aminado ako, sinabi ko yun sa live ko, aminado ako, mali ako sa nangyari na yun, pinabayaan ko yung sarili ko at naglandi ako kasi nung panahon na yun, nagkagusto ako sa'yo kasi nag-snapchat tayo. Isa pa, para tapos na, ha, sabihin ko, ano pa yung sinabi mo kanina sa video? Sinabi mo pa sa video na, kilaro mo yung, puta, hindi ko matandaan masyado yung pagkakasunod-sunod eh. Isang beses ko lang pinanood. Sinabi mo na, yung isa, oblis, lumabas. Ikaw, panag-alaga sa akin, wala akong matandaan. Kung inalagaan mo ako nun, salamat. Pero, nung sinabi sa akin na J.E. Cidro na, lahat kami inalagaan ka namin, kaya hindi na ako nagsalita. Nanahimik ako nun, kasi parang mali kasi nga ako eh, di ba? Kasi kung titignan mo, magre-reklamo ka, naglalasing ka dito, babae ka, ganyan. Pero huwag mo sasabi na sinong matinong babae para ano, ibaon ako. Kasi nasira ka ngayon. Diba? Kasi nagmumukha na itang ina mo, John, ito pala yung lumalabas. So hindi pala yan totoo. Hindi naman eh. Nagsabi lang ako ng totoo. Kasi naman tabak na yung pagkatao ko. So ang ginawa ko, sinabi ko yung sa screenshot, oh, wasakin ko dami, kaya nakisama na lang ako, hindi na ako nagreklamo. Kasi di ba ang landi-landi ko? Ba't ako magre-reklamo eh, ang landi ko? Kasalanan ko yun eh. Tapos, eto na. Sinabi mo na bakit yung screenshots lang ng yung tungkol sa'yo, yung nakasave at in-upload ko sa Facebook, alam mo dyan, aaminin ko sa'yo, yung ibang kasing conversation, hindi ko na na-save. Alam mo kung bakit nakasave sa akin yun? Kasi yun lang yung tanging, yun lang yung na-screenshot ko. Yung mga time na yun, walang palusot to ah. Walang palusot to. Kaya yun lang yung nakasave doon. Kasi ng mga panahon, kasi nasabi mo sa akin na kailangan lang ayusin yung breakup nyo sa social media. Para hindi ako mahirapan, para hindi ako durugin ng mga tao. Binabalikan ko yun.
binabalik-balikan ko na sabi niya, di ba ganito? Sabi niya, may mga matitindi ka pa nga na sobrang na mahal mo ko eh. Pero hindi, wala na, hindi ko na din in-upload. Wala na. May meron pa nga doon na grabe, ayoko na kasi sobrang grabe na sa kabilang part na ibang babae. Na sobrang masasaktan na yung partner mo nun. Hindi ko na yung in-upload, yung mga saktuhan mo na lang. Pero lahat yung pag, kung gano'n ka genuine yung sinabi mo, yung pagmamahal mo sa akin na mga sinabi mo nun. Hindi na. Hindi ko in-upload yung mga sakto-sakto lang. Kasi binabalikan ko yun. Gusto ko lang sabihin sa'yo na yung sinasabi mo sa akin na dalawa tayo dito, Tony. Dalawa tayo nagkamali. Diba may screenshot dun? Sabi ko, John, tangina naman. Sabi ko, diba harapin natin itong pagkakamali nating dalawa? Gumanon na ako eh. In-upload ko yun. Walang pag ano-ano in-upload ko na wala na akong pake. Sinabi ko yan. Aminado kung mali ako. Aminado ko, John. Pero, after na to, pare, pag ipangalakanda ka mo na, you know that you're number two. Puta, alam mong number two ka lang, paulit-ulit mo sinasabi. Tangina mo naman. Sige na, okay na. Para maging okay kayo, di ba? Ayoko naman kayong masira din. Hindi na para ganun dahil may mahal na akong tao, naka-move on na ako, masaya ako. Pero para pagpakalakanda ka mo sa buong mundo, na putang ina, alam mo yung number two. Alam mo yan, John. Bakit ba ako naging number two? Pinaikot mo ako, di ba? Naniwala ka kasi ako sa'yo. Putang ina. Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo, para lang yan sa fame. Sabi mo, kawawa ka. Putang ina. Sobrang nasasaktan ako ngayon. Sabi ko pa rin sa'yo. Nung sinabi mo na walang lalabas, na mag-ausap tayo, no, huwag kitang ilalaglag. Nag-chat ako nun sa'yo, sayang wala na akong copy nun. Sabi ko sa'yo, John, my love, time will prove my love for you. Sinabi ko yun sa'yo, galing sa puso ko. Diba? Galing sa puso ko, sinabi ko yun sa'yo. Sana naman, yung pagmamahal na binigay ko sa'yo at nung panahon na yun. Kahit pa paano naman, napatunayan ko naman. Kasi magti-3 years naman na tinanggap ko na ako lang ang mali. Magti-3 years na ako lang ang mali. Tapos ngayon, susulpot ka, gagawa ka ng video para sabi na dalawa tayong mali. Oo, inamin mo rin na may mali ka. Pero yung video mo, tangina, binabaon mo lang ako. Para ano? Para pagbalik mo dito, gagawa ka na naman ng isena, paano kayo magiging maayos. Tapos ganyan ulit, ako na naman si Kabit, ako na naman si ganyan. Hindi na ako papayag na magagawin mo na naman sa akin yun. Wala akong sinasabing di ako pa, na magiging kayo, magiging okay kayo. Kasi nangyari na ilang beses na eh. Ganun ginawa mo dati. Hinayaan mo na magmukha akong talagang Kabit na habol na habol. Aaminin ko rin sa inyo at sa'yo. Putang ina. Oo, sige. Kasi nga, minahal nga kita. Putang ina, paulit-ulit ako. Kasi nga, minahal kita eh. Nagtiwala ako sa'yo. Sinabi mong, please stay. Please, ganyan-ganyan. Hindi lang kampang problema kasi hindi naman last screenshot. Tinatawagan mo din ako. Kino-convince mo ako to stay, to wait because you love me at ako ang gusto mo. Sobrang nag-effort ka para mahalin kita. Tapos nung mahal kita, putang ina, alam mong number two ka? Gago ka ba? Pinaasa mo ako eh. Pinaniwala mo akong mahal mo ako. Naniwala ako. Naikot din ako eh. Huwag muna kayong tumawag, please. Sorry, sobrang emotional ko ngayon. Huwag muna kayong tumawag. Please lang, huwag kayong tumawag. Please lang. Saan man gagaling yung mga info ko?
Sabi mo, bayad kayo. Isa sa example nun, na, di ba sinasabi nila, paano ka babayaran ng Facebook? Sabi mo sa akin nun. Kasi ganito yan, example, punta kami ng, may video kami na pupunta kami ng Tronix. Tingin mo, magpapapicture kami sa Tronix. Hindi kami para, magpapicture sa Tronix. May cellphone na may ganyan ng Jolog sa, nagsalita ka ng ganun, wag na wag mo tong dedenay. Kahit lahat na nga, parang dinedenay mo na eh. Tapos, sabi ko, ah, ganun ba? O, tas yung cute size, yung maliit, yung ganyan, yung sinabi sa'yo ng girlfriend mo nung time na yun, na tulad nun, ganyan-ganyan. Kasi, ano yun, sa Tronix. Bayad kami ng Tronix, sinabi mo yan eh. Saan ko makukuha to? Ano ba, gumagawa-gawa ba ako ng kwento? Kasi kung gumagawa ako ng kwento, ang galing ko naman. Ang galing ko naman gumawa ng kwento. Isa pa. Sorry. Oo na, sige na, eto na ha, para matapos na. Sorry, Arbrisi, sorry. Para matapos na. Sige na, eto na, aaminin ko na. Dahil nga, minahal kita ng sobra. Naniwala ako sa'yo. Babalik ka, na may inaayos ka lang. Oo, sige, nagsisend ako sa'yo, nagaganyan-ganyan ako sa'yo, nagaganong ka rin pabalikin. Kasi nga, mahal kita eh. Naglalandi din ako sa'yo eh. Kasi komportable tayo sa isa't isa. Kasi akala ko nga may tayo. Tapos, grabe. Alam mo, John. Sige, nagsalita ka. Binigay mo yung pagsalita mo. Pero alam mo, yung video mo, inaabangan ko. Kunyari, sabihin ka doon na patungkol sa akin. Taka ganun pa ako, nanginginig ako. Alam mo kung bakit? Kasi inaabangan ko na kahit pa paano, tol, mag-sorry ka naman. Tangina, mag-sorry ka naman sa akin. Kasi nagsinungaling ka din sa akin. Pinahulog mo ako sa'yo, ikaw nag-effort. Kasi si Patola ako, silang di ako inaamin. Kung ako, sige, naglandi nga ako. Mag-sorry ka naman kahit papano sa akin. O tas sasabihin mo, wala ka man lang kahit PM na lang. Ngayon, sige, simulan mo, siraan mo ako na siraan ko, kwento mo kung ano-ano. Go na. Hahayaan na kita. Pero please lang, ang gusto ko lang naman, kahit hindi na public apology, kahit message na lang, putang ina, mag-sorry ka naman. Nananahimik ako sa Las Piñas, di ba? Nananahimik na ako. Gusto mong palabasin na habol-habol ako sa'yo? Oo, noon, oo. Kasi nga, pinaniwala mo ako, mahal na mahal mo ako, at minahal kita ng totoo. Tapos nananahimik ako, bigla kang pupunta ng Las Piñas. Anong bang gusto mo? Ano bang trip mo? Isa pa. Isa Las Piñas. Sinasabi mo na, pagpasok ko, na ang sinabi ko, hindi ako nagwala. Tol, huwag ka namang sinungaling dyan. Nakatalikod ka, nakaganon ka. Tapos sabi ko, oh, sinong ganyan? Nagtitingin ako. Tapos sabi ko, paglingon mo, tangina mo naman, Mark, ano ginagawa? Gumanon ako, tapos nung nagsalita ka ng konti, nakamusta ka naman, sabi ko, ang taba mo, nagganon ako sa'yo. Sinabi ko yun sa'yo, hindi yung pagpasok ko, sinabi ko na, ay, dyan ka, tangina, anong ginagawa mo dito, ang taba mo, hindi. Lahat na gusto mo nang klaruhin eh. Gusto mong, pati ba naman yung sasakyan, inamin mo na nga na pumunta ka na sa akin kahit nananahimik ako eh. Kasi alam mo naman, lagi akong hindi magsasalita. Alam mong laging hindi ako magsasalita. Alam mong kahit ano nang sabihin nyo, kahit ano nang lumabas. Alam mo na hindi ako magsasalita. Kasi napatunayan ko sa halos 3 taon. Ngayon, nag-live ako. Kasi nakita ko yun. Gusto ko lang klaruhin yung mga yun. Hindi ko nang matandaan yung mga ibang sinabi mo. Pero alam mo, Brad, tangina, mag-sorry ka naman. Hanggang ngayon, wala kang bayag. Tangina mo! Sinaktan mo ako, niloko mo ako. Oo, inaamin ko na. Sige na po, okay na ba? Ako na po, number 2. Sige na, alam ko na, number 2 ako. Wait lang. Yung sinabi mo na, giniklear mo sa akin na,
sinasabi mo sa akin na, 'di ba? Sabi mo pa nga nung napapanood ko kay dati, paano kaya pag ano kayong feeling pag nagkaroon ng ganun kakulit na boyfriend? Oo, sinabi ko 'yun nung sa bahay ka na nakatira. Nung sa bahay ka na nakatira. Hindi ko rin sinabi na sa akin ka tumira. Ang sabi mo, wala akong pupuntahan, wala akong ganyan. Sa akin natutulong sila Jamie, sila Anthony. Kaya in-offer ko din na, kung gusto mo, ganyan din. Di ba kasi lumalapit ka din naman? Di ba ang ayaw ng pamilya ko? Kinausap ka ng ate ko? Di ba sabi mo, ayaw mo ng usap-usap? Sabi, sigurado ka ba dyan? Pupunta ka kay Tony, ganyan. Ang bait sa'yo ng pamilya ko. Nakatira sa akin yung mga ibang kaibigan natin. Why not na ikaw na wala kang pupuntahan? In-offer ko lang. Kasi ikaw, awang-awa kami sa'yo eh. Ang galing mo, Brad. Tang ina. Ang galing mo. Nalabas ko na. So, eto na. Okay na. Sige na. Ako na yung number 2. Pinagpalakanda ka mo. Sige na. Sige na. Kiklaim ko na po. Okay, ako na po yung number 2. Sige na. Pinagpilit ako yung sarili ko sa'yo dahil ang ginawa mo sa akin, inikot mo ako. Sige na. Naniwala ako sa'yo. Napatunayan ko rin yun sa'yo na nahimik ako. Pero para kunyari gagawa ka pa ng video tapos rerebatan ko pa ulit, alam mo, pagod na ako. Nilabas ko na yung mga taong totoong mahal ko sa buhay at minamahal ako ngayon na tinatanggap yung pagkakamali ko dati. Nilabas ko na. At isa pa, para tapos na yung anak ko, tigilan nyo yung mga sinasabi nyo na nilabas ko to para sa maawa sa akin yung tao. No, nilabas ko yun kasi gusto ko nang maging malaya na opo, totoo po, may anak po ako. Di ba kating-kating kayong lahat? Kating-kating kayong lahat na i-comment yung picture ng buntis ako, ganyan-ganyan. Eto na, sinilabas ko na. Nilabas ko na. Kating-kating kayo, oo, sinabi sa ng kabila na, may partner ka, di ba? Ayan na, nilabas ko na. Nilalabas ko na. So kung etong live na to, tao magagalit, hindi mo naman alam kung anong mararamdaman nyo, wala na po akong pake. So ko lang mag-react doon. John, sige na, sabi mo lahat. Pagkalat mo na naghahabol ako sa'yo, oo, sige na, dalawa tayo dito. Hindi naman tayo magiging dalawa dito kung hindi din kita minahal. Kung hindi ako sobrang naghahabol din sa'yo na parang, oo, mahal mo ako, oo, sige, gagawin ko yan. O sige, ganito. Dalawa tayo dito. Oo na, number 2 na ako. Para tapos na. Yan, ang dami pong nanonood. Para tapos na. Sige na po. Inaako ko na. Okay na. Hindi na ako para mag-live ulit sa mga susunod mong gagawing video. Wala na akong pake. Nasabi ko na yung akin. Nakapag-react na ako. Nagsalita ka na. Salamat. Nagsalita ka na. Yun na. Tapos na. Para tapos na. Puro katotohanan lang. Kung may kiklear out ka, paulit-ulit ako, hindi na ako magsasalita. Nagawa ako nga hindi magsalita ng halos 3 taon, nang gugulo ka lang, punta ka ng punta. Nananahimik ako, di ba? Tama na. Okay, so para tapos na. Salita na ako, sorry, sobrang sumisigaw ako, sobrang emotional ako, text ng text ngayon yung manager ko, sorry. Tsaka, para tapos na, last na, for Anthony, alam mo yan, John. Pagtatanggol ko si Anthony, alam na yun, alam mo rin yun. Lahat ng sinabi ni Anthony, totoo. Baka maglabas si Anthony mga screenshot, mapahiya ka. Tol, huwag mong awayin yung tao, tinulungan ka ng tao. Napakabait na tao ni Anthony. Sobra. Again, para tapos na, huwag si Anthony, tol, huwag. Nananahimik yung tao, nagsalita na para sa akin. Para sa akin. Para sa lahat. Nagsalita na yung tao. Alam mo yan, hindi totoo na umalis ka sa akin. Ako nagsabi sa iyo na umuwi ka na, umalis ka na. Ako. So para tapos na, wala nang live kahit ano pang i-message. Kahit ano pa, siguro kung may mag-message sa akin or what, kung gagawa ko ng video ng kung ano-ano para ibaon ako lalo. Okay na. Okay na ako ngayon. Sabi ko na yung side ko, guys, after 3 years tapos na. Tapos na. Yun lang. Maraming salamat po. Pasensya na, Arbrisi, sorry.